Ito yung ating bagong labas ng sakasa na Honda ADV-150, no? Bakit nga ba ADV ang napili natin? Mula noon kasi talagang Honda lang ako eh. Nagsimula ako sa ano, Honda Beat, tapos bali naka dalawang Honda Beat ako. Tapos Honda Wave 110R. Tapos Honda Genio bago naging itong ADV-150. Itong susi tayo ni Honda ADV. Itong taas, iyan yung ano, parang locator lang yan. Yun, kung nakita nyo, pag pindot ko, umiilaw yung left and right nya. Pwede yan, ano, may tunog. Pag tinagalan natin yan. Yun, kung mapapansin nyo, nag-red to dito sa remote, tapos biglang nag-green. Sabi, hindi siya naka-silent. So, pag pinindot nyo ulit, yun. Locator lang yan sa parking, kung sakaling maraming nakapark na motor, ganun. Para madaling mahanap. Pwede nyo rin siyang i-mute. Di ba? Naka-green yan. Pagpindot nyo yung dito sa remote. Long press nyo lang yan. Yun. Hanggang maging red. So, pagpindot nyo ulit, wala na siyang tunog. Pero umiilaw na lang yung ano. Yung left and right. So, next, itong alarm. Yan. Pag nag-blink siya ng ganon, may isa pa. Pag ginalaw yan, yan, inalog natin siya, no? So, nag-alarm siya. Yan, inalog. Pag i-off natin siya, ito lang ulit pipindutin. Yun. Okay na. Kasi ito yung sa baba, yung pinaka-key niya. Yung pinaka-keyless remote niya. Yan. Red siya, di ba? Pag red siya, hindi mo siya mapipindot na para i-start. Hindi mo rin mapipihit yan kahit anong pihit mo. So, gagawin natin muna siyang green. Yun. Long press lang yun. Magiging green na. Tapos ganun din, long press. Para mag-off, magiging red. So yan, green na ulit siya, no? I-start na natin. Pagpindot natin ito, yun, tumunog siya, tapos meron ditong indicator sa panel niya na to, yung susi. So pwede na siyang pihitin. Yun. Ulitin natin. Off. On ulit. Yan. So makikita natin sa panel niya, no? Yung meron dito sa bandang baba, yung voltmeter. Fuel gauge, calendar, yung oras ngayon, speedometer, total odometer, and yung fuel consumption niya habang tumatakbo ka sa biyahe. Yan. Ito naman yung ano niya, yung left na nasa handlebar niya, yung low and high, low, high, beam. Ito yung busina, ito yung turn lights. Yun lang naman. Tapos hydraulic disc brake. Sa kanan naman, hydraulic din. Sa harap to eh. Ito yung may ABS. Ito yung sa likod na brake. Dito naman sa kanan, idling. Kung ayaw mo nung gamitin itong idling stop. Hazard. And turn on engine. Dito naman tayo sa fuel. Kailangan nakatapat siya dun sa ito, seat and fuel. Yan. Tapos, pagpindot natin itong fuel, yun, kusa siyang bumubukas. Meron siyang 8 liters. Kasi nagpa-full tank ako, ano eh. Mga kulang-kulang 8 liters. Mga ganun yun. Yan. Tapos, didinan mo lang ulit para maging, ano na siya, sarado. Tapos, ano, pindutin mo lang ulit yan. Yun. Okay, sa seat naman tayo, no. Itong seat. Yan, makikita natin, no? Mula dito sa dulo hanggang dito sa dulo. Yan, malaki naman yung space na yan. Marami kang pwede nang ilagay. Tapos dito naman tayo sa Showa shock niya, no? Yan.
Showa shock, yung may baso na. Malambot to kasi dati nang hihiram lang ako ng ADB. Ang ganda, maganda yung suspension niya sa mga lubak tsaka sa mga humps. Kaya ano, hindi ka na kailangan magpalit ng ano nito, ng mga aftermarket. Ito naman tayo sa gulong. Ang size ng gulong niya 130 by 70 by 13. Yeah, ito yung diameter 13. Sa tambucho niya na stock, no. Maganda yung tambucho niya na stock. Tahimik lang siya pag tumatakbo ka. Sa front tire naman tayo. Ang sukat niya ay ito, 110 by 80 by 14 naman yung diameter. Na naka Federal. Federal na ano, stock tire. Federal yung kanyang tatak. Itong foot peg din ng passenger, maganda rin siya kasi ano, pagka tinaas mo siya, yan, para siyang kasama sa ano, sa fairings na mismo. Tsaka mukhang matibay. Matibay yung pagkakagawa. Tapos ito yung tunog ng kanyang muffler, no. I-rev natin siya. Yan. Ito yung kanyang tail light, no. Yan yung letter X na yan. So pagka binrake natin siya. Yung sa left and right ang umiilaw, no. Tapos yung harap niya, so sa headlight niya ito, no. Yan, naka-automatic headlight on na yan. Pag naka-low siya, yan, yung dalawa lang ang meron. Tapos pagka naka-high siya, tignan natin. Yun, pag naka-high siya, meron yung magkabila dito, tsaka sa kabila. At ito pa yung isa sa maganda dito sa ano, sa ADB. Pindutin mo lang to. Yun. Yan, may face mask pa. Yan, oh. Medyo ano siya, no. Kaya naman yung isang cellphone. Yan. Tapos kagandahan, meron na rin siyang charger. Bibili ka na lang nung ano. Yun, yung lightning yata tawag dun. Yung adapter. Sasalpak mo muna yung bago mo isasaksak yung USB cord mo. Yan. Tapos iano mo siya? Pipindutin lang ulit pagka ano, pipindutin lang ulit papasok. Yun. And ito yung hazard niya, no. Pag pinindot mo siya, merong indicator diyan sa panel. Ganito yung itsura niya sa likod. Yan. Tapos ito yung sa harap. Pagkalabas ng kasa, kinuha ko agad yung fuel consumption niya. Pagkalabas ng kasa, no, kunin agad natin yung kanyang fuel consumption. Nagpa-gas tayo, nagpa-full tank tayo sa simula tayo ng 6 km. Tapos sa bukas, ibabiyahe natin siya ng ano, ng Balikan sa QC, tapos babalik dito ng Bulacan. Let's go! Okay, it's 5:17 AM na, no? Tayo ibabiyahe ng aircraft, Manila.
Okay, so pag-bless muna tayo ng motor dito sa may Mount Carmel Church dito sa may New Manila. To bless it, keep it safe from all harm and danger, and bless those who will ride this motorcycle, up to the person, the family who owns this vehicle. May they be prudent and conscious of the safety of all the people they will be meeting on the road. Tapos tayong napablessan ang ating ADV. So let's go na, balik na tayo ng Bulacan ngayon. Dito na tayo sa Bulacan, ano? Papagas muna tayo para makita natin yung ano, fuel consumption niya mula dito sa Bulacan papunta ng Quezon City, tapos babalik ulit dito sa Bulacan. Tingnan natin kung ano, ilang kilometers per 1 liter ng gas ang konsumo. Actually meron naman dito sa ano sa panel gauge, pero kasi digital to, mas maganda yung pagka magko-compute kayo ng ano, o kaya kukuha kayo ng fuel consumption, i-manual nyo na lang. Ano lang naman yun yung distance traveled, minus mo sa previous odometer reading, tapos divide mo sa ano, kung ilang litro ng gas yung may kakarga pagka nagpa-full tank pa ulit. Yun, dito na tayo sa gas station, ano. Nakita natin na ang ating total kilometer na ngayon ay 69 kilometer. Papakarga tayo ng gas. 69 km, magpapagas na yun tayo, full tank ulit. Dito pala sa kabila yung ano, premium. Full tank. Para start po, full tank premium. Computation ng kanyang fuel consumption, no? 69 kilometers minus 6 kilometers, so 63, i-divide natin siya sa 1.495 liters and makakakuha tayo ng 42.14 kilometer sa 1 liter ng gas. So sinasabi dito sa ating panel, yung digital niya ay 42.6 kilometer per liter ang na-consume natin. Kung makikita natin, no, na yung kanyang fuel consumption na nasa panel niya at yung minanual natin na computation ay point something lang ang ano, ang difference. Nasa 42 kilometer per 1 liter. Tapos point lang ang ano, ang pinagkaiba nila. Bago mag 500 kilometers, yun ang ating fuel consumption dito kay ADB. Tapos sa 500 kilometer, first PMS niya. Tapos titignan ulit natin yung fuel consumption kung gumanda ba siya o tumakaw siya o mas tumipid. Kasi parang ngayon kasi parang medyo mataas ang minor niya. Siguro sa ano yun, sa break-in period. Okay, so huwag kakalimutang mag subscribe. Bye-bye. Yeah.